Speak to us today through His Word. Kaya niyo po muna na batiin ko kayo ng isang magandang araw. Amen. Magandang tanghali sa bawat isa po na nandito ngayon. Mahigit sa lahat po sa mga kapatid na nanonood at manonood online. Isa pong magandang araw po sa inyo at isa pong pagpapala muli ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay nandito ngayong araw ng Friday upang higit sa lahat papurihan po luwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Amen? Amen. So patuloy lamang po tayo mga kapatid, ano man po yung sitwasyon, ano yung pagkakataon na nangyayari, nagaganap, ano man yung nababalitaan natin, but alam niyo po hindi dapat po ito makapigil o makapagpa hinto sa atin upang bigyang kapurihan, upang sambahin, upang papurihin yung ating Diyos na makapangyarihan. Amen? Amen. So, salamat po sa Diyos na muli po tayo ay niloob niya na ngayong Friday ay makapag-gather dito sa kanyang bahay panambahan. We are being limited to numbers. Amen? So, ayon po sa ating mga advisory from the government, even from DDU Church, mag-comply lang po tayo yung patungkol po sa nangyayari ngayon. Maximum 20. So, alam ko na hindi naman tayo naka-20 ngayong araw na ito, but still, hindi po tayo mapipigilan ng pagkakataon upang tayo po ay magsamba, magpuri sa ating Diyos na buhay. At sa pagkakataon pong ito, tayo po ay makikinig ng kanya pong mga salita sa ang pamagat po ng mensahe ng Diyos sa araw pong ito. Ways to prepare for Jesus' return. Amen? Amen. So, Pastor, ano ba yun? Bakit Jesus return. Talaga bang babalik na ating Panginoong Jesus? Amen? Amen. So, from the way, from sa mga nakikita po natin, sa mga kaganapan sa ating paligid, marami po ang nagsasabi, even nababasa natin, nababalitaan, that the second coming of the Lord is just abot tanaw na natin.
malapit ng maganap. And still the Bible ay patuloy po na nagpapaunawa po sa atin ang kanyang salita, na binibigyan niya po tayo ng mga signs and mga events na maaari nating pagbasihan kung malapit na nga bang bumalik ang ating Panginoong Hesus. Pastor, bakit laging return ng Panginoong Hesus? Kasi po, sa pinakikita po sa akin ng Diyos, kaya lagi pong ipinapaalala po sa atin ito, yung preparation natin, yung bang focus natin. Kasi maaaring baka sa pagdating niya na many will be caught up and prepared. Ito po ang isang nakakapanghinayang, nakakapanlumo, at talagang isang nakakahindi talaga magandang feeling na sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, marami pa ang hindi nakapaghanda. Sa kabila na sabi nga niya, all his gospel will be preached to all the nations, to all the corners of the earth bago siya dumating. Pero oo, maraming makakarinig, marami ang tatanggap. Pero what about the preparation na hinihingi sa atin ng ating Panginoong Hesus? Kung babasahin muna po natin bago po magpatuloy sa atin pong mensahe, sa Parable of the Ten Virgins, kung nabasa po ninyo yun, the Parable of the Ten Virgins, 10 babae na ikakasal, nagdala sila ng lamp. Sa Matthew 25 po ito, verses 1 up to 8, 11, 12. Sabi doon, basahin ko po itong parable of the ten virgins. At the time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps, went out to meet a bridegroom. Meron pong 10 babae na ikakasal to meet the bridegroom. Yun po yung paghahalin tulad sa kingdom of God. 5 of them were foolish and 5 of them were wise, sabi sa verse 2. Ang 5 ay hangal, pero yung 5 ay may wisdom, matatalino. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Yung 5 nagdala ng lamp pero walang extra oil. And the verse 4 sabi, the wise one however took an oil jars along with their lamps. May oil jar na reserba along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. Natagalan yung bridegroom at sa paghihintay itong 10 virgins ay sila ay nakatulog. Then midnight came and the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Ito na, dumating na yung bridegroom, sabi sa verse 6, at ginising na yung 10 natutulog na virgin na ikakasal. Sabi sa verse 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Binuksan na niya yung ilaw. Then the foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Sabi nung 5, bigyan nyo kami ng extra, mamamatay na yung aming lamp. Then sabi nung 9, sabi, no, they replied, they may not be enough for us and you. Sabi niya, hindi sapat ito kung hahatiin pa natin. Instead, go to those who sell oil and buy some of yourself. Sabi nung 5, hindi ka po kakasya ito sa amin, sapat lang ito para sa amin. Bumili na lang kayo ikado sa mga nagtitinda. And sabi sa verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. So naghahanap pa ng oil yung 5 kasi naubos na, dumating na yung bridegroom. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the door was shut. So hindi yung 5 na naghahanap pa ng extra na oil na iwan, at yung 5 ang nakapasok sa wedding banquet. And later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. Then, but he replied, sabi ng bridegroom, truly I tell you, I don't know you.
So dito po sa parable na ito ay ano pong pinapakita dito sa atin ng salita ng Diyos about preparedness, paghahanda. Sa anytime ay maaaring dumating ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Katulad ng bridegroom. Yung lima, walang hindi nagreserba. Yung lima, they are wise. Kaya nga sabi sa kanila, wise. So, likewise in our time today, Christians, there will be, kahit pa sabihin natin Christians, but like the parable of the ten virgins, there will be foolish and there will be wise. The foolish ones are those who did not, who are not prepared in the coming of the Lord. And the wise ones are those people, are those Christians that are prepared. So ito po yung sinasabi ko kanina, that the Lord may come at any time and many may be caught up unprepared. Sana po, nawa po ay huwag tayo na maisa doon na mabilang sa mga hindi pa handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Yes, we may have accepted, we may have our faith in the Lord, nagbigay tayo ng buhay sa Kanya, but what about the preparation? The Bible, the Word of God is telling us, Christians, children of God, be prepared. Ito po yung laging ipinapamanhikan sa atin. Maaring sa sarili natin ay tinatanong natin, ano ba talaga yung preparation na yun? Ako ba ay dun lang sa bahay? Ako ba ay wala na akong gagawin, basta relax na lang ako, maghihintay na lang ako sa Panginoong Jesus. How is that preparation? Ganun ba yun na paghanda sa pagbabalik ng Panginoon? So then we will say, dito lang ako, wala na akong gagawin, basta babasa lang ako ng Bible, ako'y handang-handa na ako. Is that the kind of preparation na nais ng ating Diyos para sa atin? So, in this message, Ways to Prepare for Jesus' Return, I will mention here seven ways. Ito lang po. And likewise, seven is always stands for perfection. Tandaan po niyo yan, mga kapatid. Ano? So, I will give seven ways to prepare for Jesus' return. And as we read from Mark chapter 13, 24 to 37, ito po yung isang parable of the nobleman. Basahin ko po sa Mark chapter 13, 24 to 37. In those days following that distress, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. That's a 26. At that time people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of heavens. Ito po ang sinasabi doon na darating daw, ito po ang binabanggit dito, yung pagdating mismo ng ating Panginoon. It is describing, pinapakita po ito nito, dinidescribe kung paano yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Sabi doon sa nauna, in those days there will be distress. May mga distress sa mga mangyayari, magdidilim ang araw, ang buwan ay hindi na magliliwanag, ang mga bituin ay maglalaglagan, and the heavenly bodies will be shaken. Sa kalangitan daw ay talagang magkakaroon ng shakening sa ating kalawakan. And at the time people will see the Son of Man. Makikita daw ng tao ang pagparito ng, ito po ang dinidescribe dito, yun ang second coming. And he will send his angels, sabi dyan,
coming in the clouds, sa ulap mamasdan siya with great power and glory. And sabi sa verse 28, Kuya Jeff, unawaan ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag magulang na ang mga sanga nito at magkakadahon na, alam niyong malapit na ang tag-araw. Yung puno ng igos, yung fig tree, pagka daw yung mga sanga nun ay medyo yung nawawala na ang mga dahon, tapos yung mga anong katulad nitong puno ng igos sa atin? Siniguelas. Diba ang siniguelas, pagka yung ganitong panahon na walang dahon at mayroong tumutubo ng mga yung mga bulaklak, at sabi kaya ang siniguelas tuwing tag-araw lang yan eh. Pag daw nakita natin doon, malapit na ang tag-araw. Let's go to verse 29. Gayun din naman kapag nakita ninyong nangyayari na mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Ano po yung binabanggit dyan? Yung mga kaganapan daw na binabanggit sa Bible bago ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pag nakikita na daw natin yan, itong mga the great distress, itong mga pestilence, lindol, mga taggutom, yung mga pagkakagalit ng mga bansa sa bansa, nations against nations, kingdoms against kingdoms, sabi niya, pag nabastan daw nito, nalalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating, sabi sa verse 29. Let's go to verse 30. Tandaan ninyo, nagaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. So this generation, sabi niya, will not perish. Hindi mawawala ang henerasyong ito at magaganap. So it's a great blessing for us kung sa panahon natin mangyari, kung ito'y sa talagang panahon natin. Kasi we will be caught up alive. We will not experience death. Sabi niya, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago pa mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. At sa verse 31, ang sabi po dyan, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking salita ay manatatili magpakailanman. Tandaan po natin, totoo po yan, mangyayari, magaganap. Let's go to verse 32. But the day and the hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Ang may alam lang ay ang ating Ama sa langit. Not even the Son, not even our Lord Jesus. Yung exact time, yung oras, yung araw, yung petsa, maraming nagpipredict pero walang nakakaalam. And verse 33, mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Yan, maging handa. Ito po yung gusto ng ating Panginoon, maging handa daw tayo dahil baka unprepared tayo eh. Verse 34, sabi po doon, katulad nito, isang tao maglalakbay sa malayo, iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ng bawat isa ng kanyang gawain at inutusan niya ang mga tanod na magbantay. At sabi sa verse 33, gayon din naman, keep watch, sabi sa 35, keep watch. Magbantay kayo lagi dahil hindi niya alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito'y maaaring sa katakip silim, sa ating gabi, madaling araw, o kaya umaga. So talagang hindi natin alam. It comes suddenly, do not let him find you. Sabi sa 36, baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong tulog. Ano ba yung tulog na yun? Natutulog na tulog talaga? Or sleep mode, sleeping mode? Nasa sleep mode. Hindi naman not literally na sleeping or natutulog talaga tayo, but we are sleeping spiritually. Tulog yung ating spiritual na buhay. Pag sinabing tulog, edi ano ba ang ginagawa ng tulog? Umihilik. Wala lang, nandun lang at wala, hindi gumagana yung ating utak. Yung mga ano lang natin ang gumagana. What I say to you, I say to everyone. Sabi sa verse 37. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo.
talagang pinaghahanda talaga tayo ng ating Diyos. So ways to prepare, ito na po. So ano bang paghahanda? Ano ba yun, pastor? Mamimili na ako ng mga gamit para ako hindi na lalabas ng bahay, mag-i-stock ng maraming pagkain para ako hindi na lalabas ng bahay, hindi ako makakita ng kung ano-ano, wala ako makausap, wala, hindi ako magkasala. So handa ako. Hindi po ganon. So number one, let's go to number one. Live in the light of His first coming. Yeah. Kailangan mamuhay daw tayo katulad ng nung una siyang dumating. Sabi, do you want to be prepared to Jesus' second coming? Then live like His first coming. Live like His first coming mattered. Sinasabi po sa Luke, He told, ito po yung isang parable na yung katulad nung binasa natin. But ibang mga karakter po ang binanggit dito. Sabi sa Luke 19, sabi niya, a nobleman who traveled to a far country to become king. This nobleman called 10 of his servants, gave them each mina or coin, and told them, engage in my business until I come back. Ito po yung bilin. Di ba kanina doon sa verse 34, 35, 36, sabi doon, yung hari ay umalis po na at nagbilin sa sambahayan, yung may-ari ng bahay na sabi niya, may binibigyan-bigyan ang kanya-kanyang gawain. At sabi ko to, ang sabi dito sa parable ito, engage in my business until I come back. Ibig sabihin ng engage in my business, ibang salin dyan eh, sa NIV nakalagay doon, be occupied. Sabi doon. After an specified duration of time, the nobleman returned as king and summoned his servants to give an account of their faithfulness. Eto na, iniwanan niya, sabi niya, may iniwan siya mga mina eh, yung mga coin. Sabi doon sa mga katiwala niya, sabi niya, sige, engage in my business until I come back. So ano ba yung business ng king na ito? After a specified time, the nobleman came and ito na, ina-account na niya yung bawat isa. Sabi niya, the first two servants had been productive with what was entrusted to them. Diba, mababasa natin doon yung una, tinanong niya, Panginoon, binigyan na 10 eh, 10 coins. Ito po yung kinita ng 10 coins, binabalik ko po sa inyo. Sabi niya, well done, my good servant. Sabi niya. Tapos yung isa, 5 coins naman ang binigay niya. Sabi niya, Panginoon, ito po yung sa aking 5 coins, yung 5 minas ko, ito po yung kinita ko. Sabi niya, well done, my good servants. Sabi niya, but another servant had done nothing. Yung isa, binigyan lang ng 1 mina, sabi niya, walang ginawa. Sabi niya, he simply wrapped his mina in a cloth and hid it. Binalot lang, itinago yung isa niyang mina. Bakit? Sabi niya, sabi doon kasi ang katwiran niya, Panginoon, alam ko po na kayo ay isang mahigpit, napakahigpit na Panginoon. Kayo ay kumukuha at nag-aanis, hindi nyo itinanim. Sabi, kaya itinago ko po yung inyong isa at baka po mawala pa ay para po hindi mawala. Ano pong sabi niya, but another segment, he simply wrapped, his mistake was that he didn't act on what he professed to believe. He professed something about his master, but didn't live by his profession and lost his reward. Diba, anong nangyari po doon sa parable na ito sa Luke 19? Sabi niya, hangal, tamad na utusan. Sabi niya, alam mo pala yung aking karakter. Ako'y nag-aanis, hindi akin. Ako'y kumukuha, mahigpit. Bakit itinago mo lang ang iniwan ko sa iyo? Sabi niya. Sabi niya, kuhanin at ibigay doon sa meron pa yung mina nito. Sabi po doon sa Luke 19-27. Sabi niya, this servant, sabi po dyan, his mistake was he didn't act on what he professed to believe. Naniniwala itong kautusan ito na mahigpit yung kanya amo, but hindi siya, hindi niya, dapat, alam niya mahigpit, dapat, mahigpit itong aking amo, dapat padamihin ko itong anong to, gamitin ko itong binigay niyang ito. Yung dalawa, okay, di ba? Yung dalawang binigyan ng katiwala, binigyan ng 10, binigyan ng 5.
okay, binalik sa kanya at napuri siya. The Lord commended yung ginawa nitong dalawa. So itong isa, he professed something about his master but he didn't live by his profession. Now, let's go to our situation. We profess to be children of God. We profess to be Christians. Ang sabi ng sa verse 13, engage in my business until I come back. What's the business of the Lord? Alam ba natin kung anong business ng Lord? Mahalaga po mga kapatid, alam natin yung business. Sabi sa ng Panginoong Jesus, I came to seek and save the lost. Sabi ng Panginoon, naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan, ang mga nawawala. That is the main business of the Lord Jesus. Kaya siya bumaba dito. At isa tayo doon sa nakita niya. Isa tayo sa naging bunga niya. Kaya sabi niya, engage in my business until I come back. Nung umakyat sa langit ang ating Panginoong Jesus, yung business niya, tayo po yung nagpapatuloy. Yung mga disciples, sila yung nagpasimula, sila yung naging katiwala. That's why, sa kapanahon na natin ngayon, 2000 after that, naabot po tayo, nakakilala tayo sa Diyos, narinig natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi nag-engage sa business ng ating Panginoong Jesus itong mga 12 disciples. And that's why, same to us, parehas po sa atin. We must be engaged in His business also. That we should allow ourselves, be used. Maging instrumento tayo, directly or indirectly, on how others will come to know the Lord. Kung paano makakakilala sa Panginoong Jesus ang ibang tao. So that's the business. And we profess that the Lord Jesus, yun yung business niya eh, to seek and save the lost. So we profess and we will, as His master, ba sabi niyo, as the same as our master, who is our master? The Lord Jesus. We should live also by this profession, in this business. Sabi niya, His profession and lost His. Mayroong mawawala kasi. Sabi niya, yung anong nangyari doon sa servant na hindi na gano'n? He lost his reward. Sabi po dyan. So those who profess Christ as Lord and live according to their profession will receive a great reward when Jesus returns. Amen. At ito ang hindi dapat po nating mamiss, mga kapatid. Amen. Let's not get contented na sinasabi natin na tayo ay maliligtas, hindi tayo pag namatay, hindi tayo mapupunta sa impyerno. Are we sure of that? If we are like this servant, basahin niyo kung anong nangyari dito sa servant na ito. Diba? Parang ipinatapon siya ng Panginoong Jesus sa labas eh. So those who profess Christ as Lord and live according to their profession will receive a great reward when Jesus returns. Let's not miss. Kailangan huwag nating ma-miss natin mga kapatid yung reward na yan. So let's get engaged in the business of the Lord. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, nandun pa rin tayo. Engaged pa rin tayo. How to evangelize, how to invite our friends, invite our people, our relatives. So live in the light of His first coming. Kailangan doon tayo namumuhay pa rin hanggang ba sa panahon ngayon. And number two, preparation. Number two ways, be discerning. Sabi niya, kailangan maging magaling tayong discerning. Umunawa. Twice in Mark chapter 13, Jesus warned His disciple not to be led astray by false claim. Na doon po sa ating main verse kanina, main word, watch out that no one deceive you. Kailangan daw mapagbantay tayo na may mga nandadaya. False prophets will arise and will perform signs and wonders to lead astray if possible the elect. Meron din kasing false prophet at sila man
nagpapakita rin po ng signs and wonders. Ito pong mga anak ng Diyos, sinasabi sa Mark, kailangan ay tayo ay as a believer in our ministry, kailangan may mga signs, wonders na hindi man na-perform natin but nawi-witness natin or nagaganap nangyayari even inside churches. So, likewise, kasi pagka, bakit na ganun po mga kapatid? Kasi itong mga false prophet daw, nagpe-perform din eh. Nagpapagaling din. Amen. Nagpapala, kumisa, nagpapalayas pa rin ng mundo. So baka mas ma-attract pa yung mga ibang tao doon sa false prophet kaysa sa atin. Kung wala tayong ginagawang mga signs and wonders. Kaya let's practice mga kapatid. Mag-lay hands tayo ba? Gumaling si kapatid. It's a sign. It's a wonder from God. Sabi doon, if possible, the elect, ang kasi po dyan talaga, if possible daw, sabi doon, the elect means yung mga believer na eh. Possibly daw na itong mga believer na ito, nasa isang church na, dumadalo na sa isang church, pero may na balitaan na, oh, mayroong false prophet na nakita niya, ba, ang galing, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo. Naagaw tuloy siya. Sabi ni Paul, sabi niya, he warned, now concerning the coming of the Lord Jesus Christ and our being gathered to Him, don't let anyone deceive you in any way. Kailangan huwag daw tayong madadaya. The warning of Scripture is consistent. Use discernment. Kailangan mayroon tayong discerning spirit. And paano tayo magkakaroon yan? We can have this discerning spirit once na talaga natin we are very much yung knowledgeable pagdating sa salita ng Diyos. May mabalitaan tayo, may makita tayo nangangaral, compare sa salita ng Diyos. Nadidesignan, ah, parang may mali yata doon. Ah. Parang hindi yata ganito yung nakasulat sa Bible. It's discernment. In listening to those who claim to have all the details of the end times, figure out, sabi niya, marami kasi ang nagpapahayag na ngayon, nagki-claim na ng mga detalye, ganito mangyayari tungkol sa end times, ganito, ganun, may mga microchip, may mga vaccine. So marami tayong naririnig again sa panahon. Sabi niya, ignore those who resort to date setting end time events. Ito daw ang tatanda natin, i-ignore natin. Pag narinig kayo na nag-set na 2020, 2021, darating na ang Panginoong Jesus. Ayan. Yan po yung sinasabi po dyan. Ignore po natin yan. Kasi sabi niya, the hour, the date and the hour is unknown. Only the Father knows. So pag may naririnig kayo, nagpipreach dyan, sumama na kayo dito sa amin 2021 March or September of this day of this year darating ang Panginoong Jesus. Pag po may naririnig kayo ng date, may oras pa, may araw pa, huwag po kayong maniniwala. Sabi po dyan, ignore those who resort to date setting. Walang date, sabi niya, hour, yun yung oras, yung hour eh, unknown eh. Sinabi nga kanina, pwede ikang dapit hapon, pwedeng hating gabi, pwedeng madaling araw, pwedeng umaga. So, how we will set a time and a date? Sabi po dyan, ignore those who resort to date setting and time events. Yun ang kailangan ma-discern natin. Pag may nagsasabi ng mga end time events, malimit sa mga ibang denomination na nangyari na ito eh. Marami ng pagkakataon na nangyari ito. Nag-set sila ng year. Meron pa naman. Ang huli kong nabalitaan yung year 2000 eh. Yung tinatawag na Y2K. Yun na daw. Kasi every 2000 years ika eh nagaganap yung mga big events sa Bible. So, eh 2000 nga naman. So, mali po yun. Hindi po. Kailangan pag may narinig tayong date ng araw, huwag tayo maniniwala doon. So, let's discern that. Number three.
na kailangan na ginagawa po natin in our preparation. Accept the uncertainties. Ito, katulad din ito nung number 2 eh. We are not certain. Sabi niya, now concerning the day, the hour, no one knows, neither the angels in heaven nor the Son, but only the Father. So, walang nakakaalam, kahit daw yung mga anghel, kahit ang anak ng Diyos. So, watch and be alert. Magbantay at maging handa. For you don't know when the time is coming. Sabi niya, if Jesus was content not to know the day or the hour, then let's stop speculating about it. Diba? Kahit nga ang Panginoong Jesus, eh, hindi siya nag-speculate. Sinabi lang niya yung mga sign, yung mga magaganap pagaganapan, yung mga events before the that. But sabi niya, hindi siya nag... no one knows. Hindi siya nag-speculate. He is not interested. So be content, sabi niya. No one knows. Only the Father. So, it's one of the uncertainties. Yung exact time and date ng coming ng Panginoong Jesus, it's one of the uncertainties that we will be facing. Kasi pagka inano natin yun, we may be maging complacent tayo. Yung bang, ano yung complacency na tinatawag? Yung bang pa-easy-easy? Okay lang. Paano lang, pa kuya-kuya, ako lang, gano'n lang. Relax. Higa-higa dyan. Oh, matagal pa naman ang pagdating ng Panginoon. Chill. Chill mood. Isa sa mga uncertainties yan in our faith. But sabi niya, accept that truth. Number 4, don't lose hope. Kung natatagalan pa, hindi, tagal na naman, 2020 na. Kala ko ba, year 2000, darating na ang Panginoong Jesus. Tagal naman, 20 years ago na. So, Paul reminded Titus that Jesus' first coming brought salvation and instruct us how to live. Doon sa first coming ng Panginoong Jesus, sabi ni Paul kay Titus, sabi niya, be sensible, be righteous, and be godly. Live in this present age. Ano yung sensible? Let's make our life with sense. All our actions, masabi natin, oh, it makes sense. Kabuluhan. May kabuluhan. Lahat po yung mga action natin. Sensible, may kabuluhan lahat ng mga galaw natin. Yung bang pagdalo natin dito sa church, may kabuluhan ba yun ngayon na nakarinig tayo? Amen. Be righteous. Kailangan matuwid tayo lagi. Eh, huwag na yung ganon-ganon. Right, ibig sabihin sa Arabic, eh, sida. Straight lang. Don't get... don't get disturbed by what's going on around us. Nung makita sa paligid, COVID-19, pandemic. Okay lang, diretso tayo sa ating faith. Tayong noon yung April, talagang lockdown. Yun talaga ang lockdown. 24 hours. Hindi ka pwedeng lumabas pag walang galing sa pulis. Pero, isa-isa ko nung sinusundo. Si Kuya Charlie, si Kuya Joseph, nagpunta pa nga kami nung minsan. Susunduin namin si Kuya Isri dun sa damam. Sabi niya, baka daw siya makakalusot sa checkpoint. Pagdating doon, ako, hindi rin. Iiwas sana siya eh, para makalabas lang. Bisikleta ako eh. Akala niya, pag nakabisikleta, hindi sisitahin. Makatawag siya, hindi ka ako nakalusot. Balik kami ni Kuya Charlie. Hindi namin siya. Lockdown niya, yun. Doon lang kami mag-intay sa gasolinahan. Di, punta kami, Pastor, dito yung dadaan, dito yung lulusot. Naku, may wala pa. So, shortcut na yun eh. Kailangan nandun tayo and godly. Ibig sabihin, maka-Diyos. Live in this present. It is our blessed hope. Sabi dyan, ito yung ating blessed hope, the expectation of Jesus' return that compels us to do so. Amen? Babalik naman eh. Huwag tayong mainit. Yung iba kasi, baka hindi na babalik talaga yun. Baka hindi totoo yung sinabi ni Kristo na siya ibabalik. Baka sabi lang yun, baka ano lang yun ng mga Muslim,
Sabi lang, kahit nga yung Muslim, sabi, babalik eh. So, di totoo. Eh, alam natin sila, wala, hindi natin kapananampalataya, pero sila man, naniniwala na babalik si Kristo. So, babalik nga. So, yun lagi yung ating dapat maging stand. Babalik at babalik ang Panginoong Jesus. At kailangan prepare tayo when He returns. So, kailangan, kailangan yung sa number one, mauhay daw tayo katulad nung kung paano siya nung unang pagdating. Kailangan na we live with uncertainties. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. May pag-asa, ang pag-asa natin yung glorious return ng ating Panginoong Jesus. At ano yung kanina? Discerning, yan. So, number five, encourage one another. Yan. This is part of our preparation sa paghanda, pagiging handa natin. We must be encouraging one another. Nagpapalakasan, sabi niya. The promise that the Lord will descend from heaven with a shout in 1 Thessalonians. Doon sa 1 Thessalonians, nandun yung binabanggit yung pagbaba ng Panginoong Jesus. It is followed by a command. Therefore, encourage one another with this word. Sabi sa 4:18, encourage one another with this word. Palakasin natin. Ipaalala natin sa mga kapatid. Babalik ang Panginoong Jesus. Huwag kang patulog-tulog. Huwag kang basta makikinig sa mga anong nababalitaan mo. Sige lang. Attend ka, magsimba ka, mag Bible study kayo, mag-preach ka, mag-mission ka. May pandemic man. Again, the affirmation that the day of the Lord will come just like a thief in the night, sabi sa 1 Thessalonians 5:2, is followed by the exhortation, therefore encourage one another and build each other up. I-encourage, palakasin, at patatagin ang bawat isa. So, encourage one another, knowing na ang ating Panginoong Jesus ay babalik para po sa atin. Let's encourage the brethren. Pwedeng may mga kapatid na they maybe get caught up na hindi sila prepare. Let's ask them, be prepared kapatid, maging handa ka. The scriptures teaching about the second coming are not given to satisfy our personal fascination with future events. Ito pong mga teachings about the second coming, hindi raw binigay ito para tayo mamangha, para tayo magulat na or magkaroon ng excitement about the future events. But that the body of Christ might encourage one another. Para ito po ay pinakikita yung teachings about second coming para tayo daw ay magpalakasan sa isa't isa with the promises. Amen? So that the body of Christ might encourage one another. So yun po yung kaya binibigay sa atin yung scripture teachings about the second coming. Okay, nakakalima na tayo. And number six, lead as if today was the day. Ito po isang sa mga pangaral o si binabanggit ng salita ng Diyos. Kailangan, kung iniisip natin yan, bukas darating ang Panginoong Jesus. If we're not careful, the delay in Jesus' return will lead us to complacency. Ito yung binabanggit ko kanina eh. Na pagka tayo ay parang sinasabi, 2020 na, hindi pa naman nabalik ang Panginoong Jesus eh. 2021 na. Sabi nung iba, nung isang taon, 2020. Pag sinabi ikang 2020, ibig sabihin perfect vision. Di ba? Na ano natin yun eh, pag napapatingin tayo ng mata, 2020 ka, ay ibig sabihin ang ganda pa, ang linaw ng mata mo, ibig sabihin perfect vision. Kaya sinasabi nung isa, eto na. Baka ito na yung tunay na taon ng year of the Lord na pagbabalik niya. Pero sabi doon, sabi niya, pagka yung ngayon, hindi naman nangyari ng 2020. Ngayon, 2021 na.
Ito na yung ngayon yung mga tao. Akala ko ba 2020? Babalik na ang Panginoong Jesus. Hindi pala. So, ito nagpa. Relax, relax ang mga tao. Ano ba? Siguro palilipasin pa itong pandemic. So, ano, relax na yung mga tao. Quarantine muna sa bahay. Kasi, wala. Hindi pa naman darating ang Panginoong Jesus. So, living, ito yung sinasabi na it will lead us to complacency. Pa-easy-easy na tayo, pa-relax-relax, pa-kuya-kuya-kuy na. So, living in expectation that He could return today compels us to live every day for what really matters, for eternity. Amen? So, kailangan ang expectation natin daw lagi ay parang bang bukas na darating lagi. Halimbawa, ngayon ni Biyernes, sa sarili natin, ah, bukas darating ang Panginoong Jesus. Kailangan ganyan. Live as if today was the day. Bakit po ganun? Anong pagkaganon po yung atin laging nasa isip? We are ready. Ready, di ba? Prepared tayo. Gaya nung mga utusan. Malalaman nila bukas darating na si amo. Di ba? Halinis ng bahay. Talagang ayos lahat. Ganon din tayo. Kasi yun yung business na iwin sa kanila. Ganon din tayo. Sabi ng Panginoong Jesus, yung kanina, sabi niya, live in my business, sabi niya. So, kailangan, nandun din pa tayo sa mga pinagagawa ng Panginoong Jesus. Kasi, darating na siya bukas eh. Kailangan, makita niya na tayo ay talagang nagre-reach out. Tayo ay talagang nandun sa ng Panginoon na mag-preach, nagtuturo ng salita ng Diyos, nababahagi ng salita ng Diyos. So, that is the kind of preparation na iniisip na kasi bukas baka dumating ang Panginoong Jesus. What about if today dumating ang Panginoong Jesus? Pagdating, palagay na lang, yung presensya ay ng Diyos ay dumating na ngayon. Dumating na siya, siyempre. Yung presence niya, nasa loob man tayo, mapipil lang lahat dito sa lupa. Lahat na church, lahat na iglesia nagagawaan ngayon. O yun, dumating ang Panginoong Jesus. Nakita ng presence niya, nakita niya, ba? Bakit? Ilan lang itong nasa sikay na. So, kailangan, it's another way of being prepared. We are in God's sanctuary. So, doon sa day na itinalaga niya, dito sa Saudi, itinalaga niya para sa atin, yung seventh day ay yung Friday. Doon sa Pilipinas ay Saturday. So, pag ganong araw kasi, pag doon sa seventh day, doon sa Sabbath day dumating ang Panginoong Jesus, ang expectation siguro niya, mga tao, nasa kanyang sanctuary, nasa kanyang church. So, what about today? Ay, ngayon siya dumating. So, kailangan daw, sabi niya, living in the expectation that He would return today, it compels us to live every day for what really matters, the eternity. So, what matters us, that's why we come here on His day, on His Sabbath day, to praise Him, to glorify Him, to sing praises to Him. Kasi that is eternal eternal yung gawain natin eh. Kasi kaya tayo nagpupuri, nag-aawitan dito. Kasi ganun yung rehearsal to eh. Kasi ganun lang yung ating gagawin sa langit eh. Umawit, kumanta, magpuri sa Panginoon. So kaya tayo nandito. So when we come here, we sing His praises, we sing songs to Him, it's for eternity. Yung nito. So live as if today was the day. Then we will be always prepared. Kanina, we encourage one another. Then Lord's Hope, live as if today was the day. And keep on doing the work. Ito yung pampito. Jesus left us to do. Sabi niya, di ba sabi niya kanina, do sa engage in my business. So, dito lang tayo sa business niya. Yung iniwan niya na work para sa atin.
Jesus warned of troubling events as we near the end of the age. Totoo naman, may mga troubling events. Marami yan. Isa na yung mga pandemic, isa na yung mga digmaan, mga tagutom, lindol, pestilence, including persecution of believers. Kasama po yan sa mga troubling event sa end times. Persecution of believers. Ito yung ikaw pinipersecute ng mundo. Ikaw pinipigilan. Ikaw tinutuya. Ikaw ang purpose kasi itong persecution is for you to stop. Para pigilan ka. So, then he added, nothing, not even persecution, should distract us from one necessary thing. Kailangan, kahit daw itong persecution, let's continue to preach the gospel to all nations. Sabi sa verse 10. All nations means all the people, all the Indians, all the Bangladesh, all the Pakistanis, all the Saudis, all nations. Before ascending into heaven, Jesus gave the church its marching orders. Sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ito yung great commission ng ating Panginoong Jesus. Ito yung kinomission niya, yung mga disciple, to preach the gospel. Likewise in our time, when we receive the gospel, we are commissioned to preach the gospel. Tayo po ay mga kinomission bilang mga mananampalataya para maging kabahagi. Hindi man directly na tayo yung nagpipreach, but inaalaw naman natin yung sarili natin na maging instrumento. Halimbawa, hindi ka man talaga nakakapag sabihin natin, hindi ako masyadong magaling mag-English o hindi ako magaling magsalita. But you allow yourself to be used. Anong example? Ikaw yung nagdadrive ngayon. Pinagdadrive mo ngayon yung mga evangelist. Pinagmamaneho mo. Ginagamit ka na rin doon ng Panginoon. Amen? Amen. Ano pa? Mayroon ka naman mga resources. Mayroon kang marami kang pulos sa bangko. So, bibigyan mo ngayon yung mga misyonaryo. Nagmi-mission. Pababaunan mo sila. Bibilhan mo sila ng ticket. Bibigyan mo sila ng pocket money. And you are kabahagi. Kabahagi ka doon. You are part of that mission. Amen? Marami pong indirect ways on how we can get involved ourselves on preaching the gospel. Not necessarily that we will preach on our own. When we invite, hindi natin paalam kung paano ba yung for spiritual law, paano kaya i-share. So, invite ko na lang ito sa church. So, amen? So, praise God, si Kuya Stream may na-invite, kaya lang hindi daw sumagot ngayon . Maka na-lockdown. Yeah, na-lockdown daw. Amen? So, isa po yung ways na kung saan tayo po ay nagagamit sa doon sa sabi dyan, marching order. Sabi niya, you will receive power of the Holy Spirit and you will be my witnesses in Jerusalem. So number isang requirements is that we as Christian, we should receive the power of the Holy Spirit. What does it mean? We should get baptized by the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit doesn't happen. We don't know when it will happen to us. It comes during the mystering of God's servants, God's ministers, yung pag-baptism ng the Holy Spirit. But ito po ay pwedeng mangyari anytime. And today, it may happen. Hingin natin sa Diyos, maaring hindi pa natin naranasan yung power, yung baptism, the Holy Spirit. Pwedeng hingin natin, panalangin natin sa Diyos ngayon. Yung baptism of the Holy Spirit. Because this is the power. Ito daw yung kapangyarihan para na tayo magkaroon ng boldness. Para tayo maging witness. Patutuo. Para sa ating Panginoong Jesus.
The very next verses report that the disciples just stood there looking up into the sky. Doon po sa Acts 1:8, ito po yung tinatawag nating the day of the Pentecost eh. Ito yung tumanggap na yung mga disciples nung araw, nandoon sila sa upper room, sila ay nabaptize ng Holy Spirit. Kaya sila, but the next verse sabi to sa verse 9, 10-11, sabi doon, the next two verses report the disciples just stood up, were looking up into the sky. Two angels appeared and spoke the words the church today needs to hear. Basahin nga natin yun sa verse 19-11. May ilagay nga muna natin kuya Jeff doon. Acts 1, 9, 10, and 11. Acts 1, 9 muna. Yung Acts 1:8 yun yung naganap yung pagbaba ng Holy Spirit. Ito sa 1:9, sabi po diyan, pagkasabi nito ni si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Tingnan natin yung verse 8. And while they looked up, verse 8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba ng Espiritu sa... ito yung sinabi ng Panginoong Jesus nung ikumisi na that you will receive the power on high from the Holy Spirit. Amen. Ito yung pag-alis. Ito pala yung pag-alis. Hindi pa pala ito yung day of Pentecost. Ito yung promise ng Panginoong Jesus na there will be a day of Pentecost. Then 1:9, ito na yung 1:9, ito na yung ang Panginoong Jesus ay umakyat. Bago siya umakyat sa langit, ipinramis niya muna yung Pentecost o yung pag... baba yung ng Holy Spirit. Umakyat na siya sa lupa at natakpan ang ulap at nakatingin na yung mga disciples sa kanya. Anong may lumabas na dalawang anghel sabi sa verse 10. Sila'y nakatitig sa langit habang siya iniakit sa langit. Walang ano na dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Merong dalawang anghel na nagpakita. Tinitingnan nila ang kasi ang Panginoong Jesus. Eh, sabi, ano sabi sa verse 11? Ito daw ang dapat marinig ng mga church ngayon. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat nila. Sabi niya, bakit kayo nakatingin lang sa langit? Sabi niya, siya ay babalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat nila. Balik tayo doon sa PowerPoint natin. Why are you standing there gazing into heaven? Jesus is coming back. Go, get busy. Amen. Amen? So, ito yung preparation po. Sabi niya, keep on doing the work. Kailangan daw. Ito yung number 7. Ito yung pinaka ano talaga sa atin. Eh. Pag nakita kasi sa atin to, yung 1 to 6, we have that ways, mga kapatid. Amen? Kasi kung wala yung isa doon sa anim kanina na ating binanggit, yung discerning, yung preparedness, yung ano natin na ngayon na yung huling araw, hindi natin magagawa yung pagiging busy dito sa number 7, that keep on doing the work Jesus left us to do. Amen? Amen. So purihin po ang Diyos, nawa mga kapatid, ito po ay nagbigay sa atin ng paalala muli kung paano ba tayo talaga maging handa on the second coming of the Lord Jesus. Let's not get prepared. Let's not get caught unprepared. Sana'y huwag tayong madat nga na hindi handa. Sana'y huwag tayong katulad nung 5 virgins na manghihingi pa ng langis do sa 5. Wala nang time. Nandiyan na yung bridegroom. Pero bibili pa lang sila ng langis. So, by the time, saka pa lang dati sasabihin, Panginoon, ano na ako, magtuturo na ako ng Bible study, mag-attend ako sa Bible study,
Pipreach na ako, sasama na ako sa mission, sasama na ako sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Makikibahagi na ako. Ibibigay ko na ang aking kayamanan, ang aking ipon para yung mga kapatid. Pero huli na, dumating na ang Panginoong Jesus. Parang naging katulad tayo ng 5 foolish virgins. So let's continue. No matter what, ito pong mga kaganapan ngayon, marami po nababasa natin na itong COVID-19 daw, it's the part of the big conspiracy theory ng mga, which is, parang it makes sense, ano, di po ba? Business. Parang, hindi nyo ba yung napasay? Parang, sabi ko minsan, naisip ko yun, parang, totoo nga, di ba may nababalita kayo, nababasa na gano'n, that the COVID-19, the pandemic, is part of the big conspiracy theory, or the, it's a part of preparing the world in the stage of new order. Parang totoo naman eh. But kailangan hindi tayo ma-disturb nito. Kung it's, di ba yung mga kaganapan nangyayari na everything comes in, there will be no more ano yun, yung pera, yung ano, puro cashless. Di ba? Ay, doon tayo dinadala nitong pandemic na ito, sa cashless society. Which is, totoo naman, di ba? Nakasulat sa Bible that end times will be, para po, bakit cashless? Kasi para makontrol nga tayo yung becoming one world government. It's, nasa Bible na rin po yan, nakakita. So, maaaring totoo na ginagamit talaga itong pandemic na ito. So, but marami po yung naapektuhan sa atin. Even lahat apektado. The economy, yung economy ng bawat individual, di po ba? Economy ng bawat bansa, ng bawat bayan. Economy, health, di ba? It's a big health issue. Yung pandemic na ito. But sabi ng Panginoong Jesus, let's get on. Don't stop. Be busy. Be on my business, sabi ng Lord. Amen? So, nawa mga kapatid, itong 7 ways na ito, magbigay sa atin ng outlook, o magbigay sa atin ng anong tawag doon? Kaliwanagan, or kaalaman, or wisdom, or knowledge on how we can be really prepared. Kung paano talaga tayo magiging handa. It's being prepared. Ito po lagi yung isa sa mga qualities ng pagiging wise, doon sa wise servants. Ito lagi yung nagiging na-commend lagi ng Panginoon na my wise and good servant. Yung mga handa. Amen? So let's get prepared mga kapatid. Let us stand up and as I pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Father God. We glorify your name. We magnify your name, O Lord. Hallelujah. We thank you for your message. We thank you for your words. Salamat sa inyong mga paalala muli sa amin. Salamat sa mga salita mo, O Diyos, na nagbigay sa amin ng karunungan kung paano kami tunay na magiging handa sa inyong muling pagbabalik. Panginoon, hindi namin alam at walang nakakaalam ng takdang oras, takdang araw, takdang panahon yung pagbabalik mo. Subalit sa mga nakikita namin ng mga kaganapan, mga pangyayari na nakasulat sa inyong mga salita, binigyan mo kami ng karunungan upang ma-anticipate namin yung muli mong pagbabalik.
sa mga panahon niyang ito, nais namin na maging handa bilang mga tapat na lingkod niyo. Hallelujah. Salamat po Panginoon na patuloy na nandyan yung inyong presensya. Salamat na nandyan yung inyong mga provision. Nandyan yung inyong karunungan para sa amin. Upang kami ay tunay nga maging handa sa inyong muling pagbabalik. Hayaan niyo Panginoon na patuloy lang namin na maibahagi, patuloy lang namin na gawin yung inyong Great Commission, yung inyong marching order sa bawat isa sa amin. Na humayo kami, maging instrumento kami upang ipakilala ka, upang ihayag yung mga salita, yung inyong ebanghelyo, yung mabuting balita na ikaw ang aming Panginoong Jesus, na siyang aming kaligtasan, na siyang aming buhay. Salamat po Panginoon at sa pagkakataon pong ito, Lord, pinangako niyo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po na iyong mga salita that the Holy Spirit will come upon us. The power of the Holy Spirit will come upon us, O God, to dwell on each everyone in order for us to have the wisdom, to have the boldness to become a witness to you. Hallelujah. Lord, sa pagkakataon pong ito, hayaan niyo nga po na maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin sa inyong presensya. Kagaya ng mga disciple mo noon, kung paano nila tinanggap ang inyong banal na espiritu. Likewise in our time, for you are a timeless God. Ikaw ang Diyos na walang panahon, walang oras. Gaya na nangyari noon, O Diyos, sa bawat isa sa amin, O God. Sa mga oras na ito, nais ko, Panginoon, na ibaba mo ang inyong banal na espiritu. Puspusin mo ang aming mga pagkatao. Nais naming ihanda, Panginoon, ang mga sarili namin para sa iyong ministry, para sa iyong Great Commission. Kaya naman patuloy namin hinihingi ang kapangyarihan ng inyong banal na espiritu. Nandito mga buhay namin, lantad sa iyong harapan. Ano man po ang maaaring humadlang pa sa mga oras na ito, kasalanan, mga sumpa, o anumang nakaraang buhay namin, binubukas namin ito sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus at nagpapalinis kami sa inyo sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Makita mo kami ngayon na karapat dapat sa inyong presensya, sa inyong banal na espiritu. Sa ganon, Panginoon, tanggapin namin ang inyong kapangyarihan upang kami maging magkaroon ng boldness to become your witnesses. Ihayag yung inyong kadakilaan, ihayag yung inyong pag-ibig sa lahat ng dako ng mundo. Unang-una sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming bayan, sa lahat ng tao na nakakasalamuhan namin. Hallelujah. Be on this place, O Lord. Feel this place.
As we claim your presence, Lord, as we feel your presence, Lord. Proclaiming your goodness, proclaiming your good deeds, your power, O God, hallelujah. Sa lahat po naman nakakasalumuhan natin, in all the nations, in all the people, hallelujah. Maraming maraming salamat po muli, Ama. This is the preparation. Ito yung paghahanda na nais nyo na makita sa amin. That before you come, you will get caught as busy. Busy in your kingdom, O God. Patuloy na gumagawa para sa inyong kaharian, O Diyos. Kaya maraming maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. To you alone the glory. To you alone the honor. Hallelujah. The power. Hallelujah. The thanksgiving. In the name of our Lord Jesus. And in the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. This is all what we pray. In the name of our Lord Jesus. Amen and amen.